So, good day mga kabiking at nandito na naman ang inyong panaderong madiskarte. Gaya ng dati, siyempre, masigla tayo, malakas at yan ang pagpasalamat natin sa taas. Ayan, di natin agad ito matatagal mga kabiking at gusto ko lang share sa inyo. Itong ating gagawin ngayon ay ang Rambo Cookies. Ayan. At siyempre, bago yun mga kabiking, binabati ko muna si Angelica Jamuyot na from Canada at si Miss Hannah na from Tugigaraw. At ang Bliss Kapamilya na group, PIDS, ayan. At binabati ko lahat ng mga member dyan, ayan. At sa UK, binabati rin kita, ayan. Ito, tantanan ng mo, Jake, kahit na sinaktan mo ako, mahal na mahal pa rin kita, ayan. Tandaan mo yan, mahal na mahal ka rin, mahal na mahal kita, Jake. Hindi ko kaya pag mawala ka sa akin. Ayan, pero... Hindi na natin ito mga patatagalin mga baking. Kung bago pa lang dito sa channel natin, pwede mo nang pindutin ang subscribe button at notification din para lagi kang updated sa mga bago nating i-upload natin planda. At siyempre, sumilon na natin yan. Let's go! Kabiking, yan ang ating mga sangkap. Bali, ang ginawa natin ay hinanda ko na agad para Halloween na lang siya. At syempre mga kabiking, meron tayong third class flour o kaya yung soft flour na 1 kilo. At nilagyan din natin yan ng asukal na kalahating kilo. Ayan. At naglagay tayo dyan mga kabiking ng 1 1/2 kutsara na baking powder. Ayan. Yung ginagamit sa pagkain. Medyo taas-taasan nyo lang konti yung paglagay ng baking powder sa kutsara. Isa't kalahating kutsara ang nilagay ko dyan na baking powder. Ayan, para maliwanag sa inyo mga baking. At syempre naglagay tayo dyan ng 50 grams na milk powder. Kahit na anong brand ng milk powder mga kabiking ay pwede nyo siyang gamitin. At syempre naglagay din tayo dyan ng konting vanilya. Ayan. At syempre hindi nawawala yung tubig. 3/4 can o kaya 300 grams. At taglagay tayo dyan ng 100 grams na margarine mga kabiking. Ayan. At ito ay ulitin ko lang mga kabiking, hindi tayo magsusot ng gloves sa paghahalo niyan kasi napakahirap at napakalagkit. Pero hindi ibig sabihin nun ay madumi na tayong gumawa. Ganun talaga ang paggawa ng tinapay. At siyempre mga kabiking, yung mga gumagamit naman ng gloves ay siyempre malaki yung respeto ko sa kanila dahil nagagawa nila yan. Nagsusot sila ng gloves. At yung nagsabi sa akin na dugyot daw ako gumawa, eh yun pa yata yung mukhang hindi naliligo. Ayan mga kabiking, sabi ko nga, ulitin ko lang, importante lang sa pagbibake ay maligo tayo. Ayan, number one yan, siyempre maligo muna tayo. At bago nating haluin yan, tunawin yung mga sangkap niyan, ay siyempre maghugas tayo ng kamay. At higit sa lahat mga kabiking, ang paggawa ng tinapay ay niluluto pa yan. Kung ano man siguro yung germs na mapupunta dyan ay sa sobrang init ng oven mga kabiking, maluluto na yon. At walang gaanong panaderong gumagamit ng gloves o kaya nagsusot ng gloves kahit na sikat pa yan na panadero. Ano. Pero siyempre may mga kumpanya rin siguro na nire-required ang gloves kaya yon talagang sinusot nila. Pero ako mga kabiking, karamihan sa mga panadero, hindi po talaga nagsusuot ng gloves. At sana maintindihan nyo yung mga kabiking at ito ay hindi naman ibig sabihin ay dugyot na tayo. Ayan. Kaya simulan na natin tong haluin mga kabiking para makuha nyo yung tamang texture at timplada. Oh,
So mga kabiking, ito na ang ating product. Nakalimutan ko yatang sinabi na naglagay pala ako ng food color na powder na ubi. Ayan, ubi food color na powder. Ayan, ito siya. At sumunan na natin. So mga kabiking, magpuputol lang tayo ng mga 50 grams. Ayan. Grams mga baking. Mga baking, pagkatapos natin siya naputol lahat at meron tayong tubig dito, sasaw-saw natin dyan sa tubig. At ipapagulong natin dito sa desiccated coconut. Ayan, dry coconut to, desiccated ang tawag. Kabiking, pwede na natin ito iluto agad, direct bake ito. At nasa inyo yung mga kabiking, iluto nyo agad. Pero ako, hintayin ko muna yung kasabay niya bago ko sa isa lang para hindi sayon yung gas. At ito nga, tapusin muna natin ito mga kabiking at ikakat ko muna. Ito mga kabiking, at nakasalang na siya. Ayan, ganyan ang setup natin. Sinabay natin yan sa test bread. Ayan, nasa taas lang siya. At maluluto yan mga kabiking ng 10 to 15 minutes. Ayan. Sa init ng oven yan mga kabiking, nasa 300 temperature na. Dapat main na lang yung apoy niyan para hindi masunog yung desiccated sa ibabaw niya para hindi siya magmukhang uling. Ayan. Kaya mga kabiking, hintayin natin siya maluto at ipapakita ko sa inyo mamaya ang finished product. Ayan mga kabiking, at kaluluto lang ng ating rambo cookies. Ayan, tingnan nyo naman oh. At siyempre, nagpapasalamat ulit ako ng ating mga kabiking sa mga nanood. At sana ay magayon nyo rin yan para idagdag nyo sa inyong paninda. Ayan. At hanggang dito na lang ulit mga kabiking. Bye-bye!